Kumusta mga Brad? Alamin natin ang pinakamagagandang lugar sa South Korea na dapat mong puntahan bago ka man lang madeds. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang South Korea ay nag-o-offer ng lahat na gustong puntahan ng isang traveler. Alam naman natin na ang bawat lugar dito ay bahagi ng kanilang kasaysayan na talagang interesting. Nandito na lahat, nakakamanghang kultura, pagkain at mahusay na tourism infrastructure. Kabilang na rito ang bagong pinakamabilis na rail system nila. Ngayon, alamin na natin ang mga lugar sa South Korea na napakagandang puntahan. Jeongdeokgung Palace. Sa limang Grand Palace na itinayo ng Joseon Dynasty noong 15th century sa Seoul, ang Jeongdeokgung Palace ang palaging preferred royal residence. Ito ang lugar kung saan naninirahan ang hari at royal family. Hindi lamang ito isang building, kundi ito ay complex na building na may kanya-kanyang purpose. Minsan na itong sinunog noong sinakop ito ng mga Hapon noong 1592. Ngayon, meron nitong 13 buildings, 28 pavilions sa garden nito at merong 45 hectares ang lawak. Ang Jeongdeokgung Palace ay isa sa most historically significant attractions na nagre-represent ng kagandahan ng Korea na patuloy na dinarayo ng mga turista. Busan. Ang Busan ay pangalawa sa pinakamalaking city sa buong bansa ng Korea. Sa baybayin nito, matatagpuan ang hile-hilerang magagandang beach at resorts. Marami rin kasaysayan at kultura ang meron sa lugar na to. Siyempre kung nandito ka na lang rin, huwag na huwag mong kakaligtaan puntahan ang kilalang Bumosa Temple at ang hillside village na Gamcheon. Ang Gamcheon ay isang European-style village sa taas ng talampas sa tabing dagat. Kumbaga para itong Korean version ng Santorini, kung alam niyo yung Santorini sa Greece. Kung seafood lover ka naman, eh bagay na bagay sa'yo na puntahan ang Jagalchi Market dito sa Busan. Alam nyo ba na ang Jagalchi Market ang pangalawa sa pinakamalaking seafood market sa buong Asia? Lahat ng mga fresh na seafood eh nandito na. Part of the market, marami din dito na maliliit na restaurant na kung saan yung nabili mong seafoods eh dito na lulutuin at ihahain sa'yo. Jeonju. Ang Jeonju ay isang historic city. Minsan ito naging spiritual capital ng Joseon Dynasty. Ang lokasyon nito ay 90 minutes ang biyahe kung sasakay ka ng train mula sa Seoul. Ang lugar na ito ay tahanan ng maraming ancient temples at mga shrines. Ang tawag sa mga lumang bahay na nandito ay Hanok. Ang Hanok ay talagang na-preserve ng Korea. Dito ay pinapayagan ng mga turista na makapasok at ma-feel ang ancient Korea. Ang iba dito ay open sa mga turista. Ang ilan ay ginawang restaurant at meron din namang ginawang museum. Seoul Tower. Lahat ng mga nagpupunta sa Seoul, lahat ng mga nagpupuntang turista sa Seoul, hindi pinapalagpas na puntahan ang tower na ito. Ito ay isang iconic observation tower na may 360-degree view sa buong city. Ang posisyon nito ay halos nasa tuktok ng bundok. Plus, yung taas pa ng tower, halos nasa 1,574 feet ang taas nito above sea level. Ang Seoul Tower ay malapit sa Mount Namsam at ang buong area nito ay ang Namsam Park. Meron din ditong cable car na magdadala sa'yo mula sa city malapit sa Myeongdong patungong Tower Base. Pwede ka mag-hike mula rito. Matapos mo umakyat sa bundok at sumakay ng cable car, dito mo ma-explore ang buong kagandahan ng Namsan Hanok Village. Soraksan National Park. Ang napakagandang natural wonderland na ito ang kauna-unahang national park ng Korea na merong bundok, lakes, waterfalls, streams at hiking trails na pwede mong i-explore. Ang park na ito ay kilala sa natural diversity nito na may over 1,500 na magkakaibang animal species at mahigit 1,000 na magkakaibang uri ng halaman. Meron ding dalawang Buddhist temple sa loob ng park at ang isa sa kilala rito ay ang Temple of 100 Pools.
DMZ o Demilitarized Zone. Kung nasubaybayan mo ang mga content ko patungkol sa North Korea, eh medyo pamilyar ka na rito. Ang DMZ ay border sa pagitan ng North at South Korea. Ito ay gwardyado. Hindi pwedeng tumawid ang taga-North patungong South at ganun din sa taga-South patungong North. Pero alam nyo ba na pwede itong bisitahin ng mga turista? Kilala ang area na ito bilang JSA o Joint Security Area na matatagpuan sa Panmunjom. Ang mga bisita o turista ay maaaring makatapak lagpas sa border ng North Korea. Pero kapag nasa loob ka lamang ng conference room ng Military Armistice Commission, ang lugar na ito at sa paligid nito ay maraming observation towers, parks at museum. National Museum of Korea. Ang Seoul ay puno ng maraming museum. Ang pinakamalaki sa lahat ay ang National Museum of Korea. Ang lugar na ito ay siguradong di mo malilibot ng isang puntahan lang dahil sa napakalaki nito at punong-puno ito ng collection of arts, history at archaeology na kung saan nagpapakita ng kasaysayan ng Korea. Lotte World. Ito ay isang amusement park na matatagpuan sa gitna ng Seoul. Ito ay masayang puntahan. Meron itong folk museum with traditional performances, activities tulad ng ice skating, movie theaters at meron ding hotels. Bagay na bagay ito puntahan mapabata man o matanda. Aside sa mga rides at attractions na meron dito, pwede ka rin mag-shopping dito, artist workshops at meron ding cultural performances na napakagandang panoorin. Ang malaking outdoor theme park ay tinatawag na Magic Island dahil ang lugar na ito ay literal na nakatayo sa isang parang isla. Ang theme park na ito ang Korean version ng Disneyland. Jeju Island. Ang Jeju Island ay isang volcanic island na popular na resort destination. Pinagmamalaki ng islang ito ang naggaganda ang mga beach na bahagi ng kultura at kasaysayan ng Korea. Siyempre, ang isa sa dapat puntahan dito ay ang Jungmum Beach. Dito makikita ang mga babaeng nagdadive dito hundreds of feet ang taas. Alam nyo kung para saan? Para humuli ng iba't ibang klase ng seafoods. Ang tradisyong ito ay nagsimula centuries ago pa. Actually, napakarami pang historical sites sa South Korea na hindi nabanggit dito. Ang kagandahan sa bansang ito sa mga TV series at movies na nilalabas nila, talagang hina-highlights nila ang mga lugar sa Korea na kalaunan ay nagiging tourist attraction. Kumbaga yung TV series at movies nila eh hindi lang tayo ine-entertain, kundi ina-advertise din nila yung kagandahan ng kanilang lugar na bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura. Sana all. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.